Posibleng sa susunod na buwan, simulan ang pagbabakuna sa mga edad 12 hanggang 17 taong gulang. Bilang tugon niya sa dumaraming menor de edad na nagkaka-COVID. Saksi si Joseph Morong. Paalis na sana papuntang Canada ang pamilya ni Ana, hindi niya tunay na pangalan noong August 5. Pero hindi sila natuloy na magpositibo sa swab test ang isa sa mga anak niya. Asymptomatic ang bata. Naka-ready na kami. Papunta na kami ng airport. Totally hindi lumalabas yung mga anak ko. Lumabas lang nung nagpa-swab kami. Kaya kung si Ana ang tatanungin, sana raw bakunahan na rin ang mga bata. Ang sabi ni Vaccine SAR Secretary Carlito Galvez Jr., pwedeng sa Setyembre o Oktubre, simulan na rin ang pagbabakuna sa mga 12 hanggang 17 years old. And we have anticipated that during the Delta attack in India, more than 9,000 in a village are children, were children. And then we propose really to the NITAC and also to the our expert that we have to include children as soon as possible, considering that they will be also vulnerable. Pero sabi ng DOH, lahat naman daw ng age group tumataas ang infection rate. It's across the different age groups, pare-pareho. Nakikita natin na katulad ng mga matatanda, ang mga bata apektado. Sa pagsusuri ng GMA News Research sa datos ng DOH itong August 8, 8.75% ng kabuuang lampas 1 milyong COVID cases sa bansa ay mga batang edad 17 pababa. Pabor si Health Secretary Francisco Duque III na bakunahan ang mga bata, lalo na ang mga may comorbidity o may iba pang sakit. Kung may comorbidity yung mga bata, we should support the recommendation kung dapat ba silang bakunahan. My position is the same except that kasi kulang sa bakuna. It's a small population, not that big. We're awaiting the number. Kung sakali ang bakuna ng Pfizer ang meron ng Emergency Use Authorization o EUA para maibakuna sa mga edad 12 pataas, ang Sinovac nag-apply na at pinag-aaralan na ng FDA kung pwede ng payagan para sa mga edad 3 pataas. Sabi ng FDA, 12 million ang populasyon ng mga edad 12 hanggang 17 years old sa Pilipinas. Hindi po natin papayagan na magamit ang bakuna hanggang di naman natin nakikita lahat po ng mga adverse events at saka ng efficacy nito dun sa age group na iyon. Katulad din po ng ginawa dun sa mga adults. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, habang naghihintay pa na mabakunahan ng mga bata, may paraan para masigurong ligtas sa COVID-19 ang inyong mga anak. Yan ay kung bakunado ang lahat ng kasama nila sa bahay. Sabi ng expert namin, yung cocoon concept, kahit na yung bata hindi pa bakunado, but all the rest of the family members are already vaccinated. Okay din yun. It will have the same effect. Protected din. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Makaigaan, saksi ang unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad naman, maaaring po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.